Kausapin po natin ngayon si Ginoong Chris Perez, ang weather forecaster ng PAGASA. Magandang gabi po sa inyo, Ginoong Perez. Magandang gabi rin, Mel. Ito ang tanong ng marami. Yung pong nangyari pag-ulan, yung mga butil ng yelo kanina sa Quezon City, bakit po ba nagkakaroon ng yelo sa ulan? Karaniwan, Mel, kapag may tinatawag po tayong thunderstorm, may apat na bagay na posible po ito yung dulot. Moderate to heavy rainfall, gusty winds, lightning and thunder, hailstorm, at minsan nga po, nagdudulot pa ito ng tornado. Nagkataon po siguro na yung natapat na thunderstorm activity dito sa Metro Manila ay umabot po sa punto na kung saan hindi lamang po pag-ulan ang naidulot nito, kundi yun nga po, yung umulan ng yelo or nagkaroon po tayo ng tinatawag na hailstorm sa ilang panig ng Metro Manila. Yun nga, Mang Chris, halimbawa na yun, nangyari naman ding pag-ulan ng yelo sa Mountain Province. Kahapon, teka, San Pablo ba? San Pablo meron din. Pareho din ba ang dahilan nun, Chris? Opo, Mel. Sa katunayan, sa loob ng isang thunderstorm cloud or yung mga cumulonimbus cloud, may tatlong layer po ito. Sa lower layer, meron po tayong water droplets. Sa middle layer, combination ng water droplets at ice crystals. At sa ibabaw po nito, yung ice crystal na layer. Sa loob din po ng isang thunderstorm cloud, meron po tayong tinatawag na updrops, updowndrops na hangin. Ngayon, kapag mas dinaig po ng downdrop na hangin itong updrop, ito pong mga ice particles dito sa topmost layer ng cumulonimbus cloud or thunderstorm cloud ay natatangay po pababa. Ngayon, kung hindi naman po kainitan dito sa surface or sa kalupaan, karaniwan po, bumabagsak po ito na nasa anyong yelo pa rin po, although minsan mas maliit na rin po ito. Ngayon, kung mainit naman po dito sa kalupaan, then bago pa po bumagsak ito ng lupa ay nagiging ulan na lang po ito. Ano pagkakaiba? Ano yung snow naman, yung sa Amerika at sa ibang mga kanluraning bansa? Ano po ang pagkakaiba niya dito sa yelong ito? Well, itong naranasan po natin thunderstorm activity dahil ang ating pong bansa ay nandito sa tropics na lugar ng parte ng mundo, dalawang season lang po inaasa natin, yung wet and dry season. At hindi po tayo makakaranas ng panahon ng taglamig dito or yung winter season kumpara dito sa mga lugar sa mid-latitudes na kung saan nakakaranas po talaga sila ng four seasons na tinatawag natin kasama na nga po yung winter season. So, itong mga lugar na to nakakaranas po talaga ng bumabagsak yung mga snow or yung mga yelo, malalaking sizes po nito, kumpara naman dito sa tropics nga, dito sa lugar na panig ng mundo na kung saan nasa ng Pilipinas, dahil hindi naman po lumalamig ang temperatura, yung mga ice crystals po na bumabagsak simula sa thunderstorm cloud, may tendency pong malusaw agad dahil napakainit nga po dito sa kalupaan ng ating bansa. Ano naman yung nagdudulot ng mga pag-ulan ito mga nakalipas na araw, Chris? Normal po, during the months of May na nakakaranas po tayo, in the absence of any tropical cyclone, bagamat nakakaranas tayo ng intense heating during the early part of the day, na-enhance po nito yung mga convective activity na nagresulta naman po dito sa mga tinatawag nating late afternoon or evening rain showers and thunderstorms. So normal po ito during the warm months dito sa ating bansa, March, April and May, makakaranas po tayo ng mga pag-ulan, dakong hapon o gabi pag wala po tayong inaasahang bagyo. Pero hindi pa ito sinyales na simula na ng tag-ulan, Chris? Mel, bagamat nasa transition period na tayo, inaasa natin na posibleng ang precursor nga ito na papunta na tayo sa panahon ng tag-ulan, hindi pa natin generally may kukonclude na ito na nga start ng tag-ulan dito sa ating bansa. Sapagkat may mga criteria po tayo na dapat ma-meet para totally may declare natin na simula na nga ng tag-ulan dito sa ating bansa. Ano nga yung iniintay na criteria na nababanggit mo, Chris? Karaniwan po, kailangan makaranas tayo ng limang sunod-sunod na araw na meron po tayong total amount of rainfall na umabot ng 25 mm. And within that 5-day period, tatlong araw na kung saan makakapagtala po tayo ng sunod-sunod na araw na hindi bababa ng 1 milimetro ang naitala nating amount of rainfall. Bukod pa dyan, kailangan yung prevailing wind po natin ay may westerly to southwesterly component sapagkat ang tag-ulan dito sa ating bansa, karaniwan po ina-associate natin dito sa tinatawag nating southwest monsoon or hanging habagat. Maraming salamat sa inyo. Ginoong Chris Perez, weather forecaster ng PAGASA.